podem ligar, dá? Na imbag na rabi, kada kayo amin? Kumain na ba kayo? Mangantayon! Sino kaya nakakaalam ng inyong Senator Loren Legarda ay Ilocana at heart? Promise! Hindi po ito bola! Gusto nga sumama ni nanay! Kilala ba niyo si aking dakilang nanay? Ako po na tumatayo sa inyo ngayon dito sa Paway ay inaruga, pinalaki, minahal, inalagaan mula sa unang araw ng pagpanganak ng aking mama sa akin at ang nagpalaki sa akin ay si Nanay Felicidad Acapuyan Bagayas ng Sidig, Paway, Ilocos Norte. Kaninang umaga po, nung paalis ako ng alas 5 na umaga, dalbaylan po ako. At tuwing umaga, si Nanay ang kasama ko mag-almusal bagong pumunta sa trabaho. Napaaga ang aking pagpasok sa kwarto niya. Nay, alis muna ako. Di kita makasama ngayong gabi. Sa punta? Ilocos, sama ako. Nay, delikado po. May COVID pa. Anong COVID, COVID? Ikaw na nagsabi ng COVID na yan. Ganyang katapang si nanay. Gusto ko sana talagang dalin sa entablado si nanay. Dahil namimiss na rin niyang umuwi ng Ilocos. Pero syempre, safety muna. Utang na loob ko po sa isang dakilang Ilocana na hindi na po nag-asawa, iniwanan na ang kanyang pamilya at mga kapatid sa batang edad at yinakap na ang pamilya ng aking ama na ngayon ay 89 years old at lumaki na kasama ng papa at mama ko. At bilang eldest na anak, hinabili ng mama kong working mother kay Nanay Feli ang eldest na anak na si Loren Legardang humaharap sa inyo. Kaya po ako stricto, kaya po ako ano po? Kripot! Kayo po nagsabi niyan, hindi ako. Baka po umalis yung mga staff ko. Hindi po kuripot. Matipid. Yun. Totoo. Tanong nyo kay Apo BBM. Kilala po nyo ako sa Senado. Tanong po nyo kay Attorney Harry Roque. Alam niya kung paano ako magtrabaho. Kaya po ako masipag. Kaya po ako masino. Kaya po ako disiplinado. Kaya po ako mapagmahal at mapagkalinga dahil sa isang dakilang Ilocana na minahal ako mula nung ako'y pinanganak ng aking yumaong mama at hinabilin kay Nanay Feli na ngayon ay 88 years old. Ako naman po ang siyang nag-aalaga sa kanya. Salamat, Paway. Salamat, Ilocos Norte. Salamat po sa mga Ilocano na pinahiram nyo ang isang Ilocanang patuloy na nagmamahal sa akin at inaalagaan ko rin siya. Ngayon, bakit ako tumatayo sa inyo bilang kandidatong senador ng muli? Ikakwento ko lang po nang maikli lang ang aking paniniwala sa ating pag-ahon sa pandemya. Sa nakaraang tatlong termino bilang senador, kung saan ginawa po niyo akong
number one ng tatlong beses. Maraming salamat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. Ako po'y naniniwala na ang mga batas na nagawa po natin ang siyang susi sa pag-ahon mula sa pandemya. Ano po yun? The economic empowerment of every Filipino family. Yung micro, small at medium enterprises law na siyang nagbibigay ng trabaho sa mga maliliit na negosyo. Gaya na po ng gumagawa ng mga abel na sinuot ko. Kaya po ako naka-jacket na ganito para ipakita sa inyo na sa pang-araw-araw na panahon ay sinusuot ko po ang lokal na micro-enterprises sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasama na po ang mga nag-aabel sa Pinili, sa Sarat, sa iba't ibang lugar, sa Ilocos at sa Pilipinas. Ako po'y naniniwala sa pagbibigay ng libreng puhunan sa pamamagitan ng dole pangkabuhayan, sa pamamagitan ng DTI Shared Services Facilities, sa pamamagitan ng ating dole tupad cash for work, sa pamamagitan ng ating DTI Shared Services Facilities. Yan po ang mga implementing programs of government ayon po sa mga batas na ating pong natulungang gawin. Pangalawa po, noong 2017, kasama po ang ating makasamahan sa Senado, ang free college education, ang siyang nasa ibatas at napondohan po natin sa una, pangalawa at pangatlong taon. Buti na lang, sa panahon ng pandemya, ang ating mga kabataan, ang siyang libre na po ang pag-aaral sa mga state universities at colleges. Pangatlo po, ang universal healthcare, di ba po, noong 2018. Kasama rin po ang ating mga ibang senador na kumakandidato pa rin po kasama natin. Ay, napontuhan po natin sa unang taon ng implementasyon. Pero ako po'y naniniwala, marami pang dapat gawin for the full and effective implementation of the universal healthcare law para po gawin mas mura, mas mabilis, mas maayos ang pagbabigay ng maayos na pangkalusugan, lalo na sa mga nangangailangan, the most vulnerable and the most marginalized people in our country. At isa po yan sa aking prioridad pagbalik ng Senado, God willing. Pang-apat po, ang ating pagbibigay ng prioridad sa ating health frontliners, sa ating pinasang batas, special risk allowance. Ito po'y isa sa ating mga prioridad na ating tatrabahuhin. Kasama na po ang One Student, One Tablet Act. Napakaraming nanay, napakaraming magulang numihingi po ng tulong sa panahon ng pandemya ng tablet o gadget man sa kanilang anak. 26 million deaf-ed learners or students enrolled. Wala pong sariling gadget. 1.6 million state university students walang sariling gadget. Bilang naging chairman ng Senate Committee on Finance, na pag-aralan ko po ang pagbibigay po ng pondo sa mga programa ng gobyerno, ipapaglabon ko po na ang One Tablet, One Student Act ay maisabatas, mapondohan ng 80 billion pesos, which is less than 1% of the 5 trillion peso annual budget ng gobyerno para may biyayaan ang 26 million Filipino children. Ilan lang po yan sa aking mga patuloy pong itatrabaho, kasama po ang ating mga babalik na senador at mga bagong senador. Ako po'y nagpapasalamat ng lubos. Ako po ay nakikiisa kay Apo BBM, aking kababata. Ako po'y naniniwala na lahat po ng ating adikain, na lahat po ng ating layunin, ng lahat po ng ating gustong gawin sa ating bansa ay
kaya lang natin makamit pag tayo ay magkakaisa. Unity. I believe it is about time that we unite as a people. Napakayaman ng Pilipinas. Napakagaling ng Pilipino. Tayo hindi po mahirap. Tayo ay malikain. Tayo ay masipag. Gaya ng mga Ilocano. Tayo ay tapat. At tayo ay magaling. At ipakita natin sa isa't isa. Ipakita natin sa buong mundo na kaya natin maging magaling ng muli. And that the Filipino and the Philippines can be great again. Kaya ako po'y nakikiisa sa sinasabi ng dating kasama ko sa Senado and presidential candidate Bongbong Marcos na ang susi ay ang pagkakaisa. Ako rin po ay nakikiisa sa sinasabi ni Mayor Inday Sara, vice presidential candidate, na dapat natin mahalin ang Pilipinas. Mahalin natin ang ating magaling na kababayan. Mahalin natin ang ating yamang kalikasan. Mahalin natin ang isa't isa. Ako po, bilang isang Ilocano at heart, ako po, bilang senador, nalinukluk nyo bilang number one senator sa mga nakaraang halalan, ay humaharap sa inyo ngayon. At ang aking adikain at pangako ay tutuparin ko po ang mga pangarap ng iba pang mga Pilipinong hindi pa po naaabutan ng ayuda, ng pangarap, ng mga pangitain ng kanilang pangangailangan sa ating buhay. At babalik ako sa mga biling ni Nanay Feli. Magtiyaga ka, Loren. Disiplina, Loren. Mag-aral ka, Loren. Huwag ka makipag-away, Loren. Kaya ako lumaki po ng ganito dahil sa isang dakilang Ilocanang nanay. At ako'y tutulong sa Paway, sa Ilocos Norte, sa Ilocos Region, at sa buong Pilipinas. Na finally, sana po ay makamit na natin ang matagal na nating inaasam na pagkakaisa, na sana po ay makamit na natin ang kagandahan ng buhay na maging maaliwalas at maabot ang mga matagal nang nangangarap na taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Ilocos has a very special place in my heart and in my life. I thank you for lending me an Ilocana who molded me into the person whom I am today. Justi Aglina, you are me now. Muli mga kaibigan!